inasam na masayang bakasyon ang isang pamilya sa Davao Oriental. Nauwi sa disgrasya nung sa gitna ng kanilang paliligo, ang isa nilang kasama na higup daw. Sumigaw-sigaw siya, tolong po, tolong. Pero hindi namin maawat kasi yung ang angagos ng tubig ay mabilis. Kung malaki yung tubig sa loob, humihigup ng tao. Palubog ng palubog, nangitim na yung mukha po. Ang bata sa Cebu na nawala. Katong nilakaw siya, ako siyang gipangutan na, pero wala na siya nitubag. Nidagan siya kalit uban iyang mga kaduwa. Pinagihinalaang ipinago ng maligno. Nitaas man niya ang kahoy. Wala, kung manama na ito, nga ang nagtago na ato niya, diligidin na ito. Moto ingon ingon ra siya nga naara na diha gitapigan na pagsaba-saba lang mo moto mo mga siglingan jud tanan dere. Kaya ang barangay naglabas ng mga kaldero. Ako jud siyang giispatan jud. Moto nakita nako ang iyahang braso ra pero walay ulo. Unya moto ning sagit ko naay bata, naay bata. Turon halo-halo. Perfect in combination yun dahil malutong yung turon. Halo-halo na hindi ka mabibitin sa leche flan dahil buong-buong toppings. Sarap nga. At ang halo-halo na may macaroni. Parang may saging din kasi matamis. Halo-halo once more with feeling. Ibang klaseng wishing well sa Barangay Silo sa CI Zamboanga Sibugay kung saan ang tubig umuusok at kumukulo-kulo. Muminti siyang init. Nakakapasok talaga. Maluluto po talaga yung buong katawan. Nakakagamot daw ng sakit. Dili siya kalakaw. Alas 6 sa hapon kumagto din ha. Nagmuyo rame. Nalian na akong bana. Wala rapo na mo siya gidala og doktor. Wala rapo na ko siya gipay na magtambal. Tatlong magkakapatid sa Santa Cruz, Davao del Sur, naging patpati ng katawan at nagkabalubaluktot ang mga braso't hita. Ngayon na, nag-ano na sila, hindi na makalaki. Masakit masyado daw ang mga paa nila. Dahil di umano sa naagrabyado nilang laman lupa. Kung ako gituyo, ma'am ba, sirain ko yung bahay ng windi. Inapalak po, ma'am, tapon ko sa malayo. Kung dili tungod sa iya ha, ma'am, siguro makalakaw ng mga bata karon. Mahayod ko, ma'am. Sa likod ng Dinarayong Resort Farm sa Cavite, ang may-ari na meron daw madilim na nakaraan. Patuloy pa rin ang nangyayaring standoff dito sa Bonifacio Shrine. Kaugnay ng nangyayaring hostage crisis sa 32 estudyante. Makita ko po talagang may dala-dala si Sir Jun Duwat na baril. Kailangan gisingin ko ang natutulog na pamahalaan sa pamamagitan ng isang marahas na pamamaraan. Nagalit ako, ikaw ba naman papayag ka na hostage mo yung apo ko? Kung nakita ko lang siya, baka nasapak ko siya. Hindi ako ng paumanhin, ngunit naniniwala ako na sa ganung paraan, marunding ang boses ng mga may hirap. Ito ang takloban na dinatnan namin, isang masamang panaginip. I survived! Ganda ng driver ko. Hindi ako makapaniwala. Ang ganda ng itip. Ako po ang inyong kapuso. You're also sweet. Mabuhay from the Philippines!